Isang napakagandang ecotourism farm ang una naming pinuntahan dito sa Camarines Norte. And indeed, what a great way to start this journey! Sinalubong kami ng masayang pagtatanghal at kamangha-manghang ganda ng Malatap Falls, showcasing a beautiful rock formation. Fifteen minutes away lang ang resort na ito mula sa Malatap Falls. So if you're searching for a place to stay, Kasnayan Resort is the place for you. Sa Labo Progressive Multi-Purpose Cooperative ay naging saksi kami sa mahusay na paghahapi ng mga Tagalabo. Ito ay kanila ring pinagkukunan ng hanap buhay. Dito ay sumakay kami ng bangka at nakita namin ang mayamang mangrove forest ng San Nicolas, Talisay. Ang mangrove forest na ito ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng isda at nakatutulong din upang maiwasan ang soil erosion. Sa isang masigana at masarap na hapunan nagtapos ang unang araw namin dito sa Camarines Norte. On our second day, una naming pinuntahan ang Bagasbas Beach kung saan natuto kaming mag-surfing. Ako po pala si Mocha. Member po ako ng Bagasbas Surfers Club. Kami po yung mga nasa community base po kami, tumutulong po kami. Yung grupo po namin tumutulong po like sa pagsagip ng buhay or paglilinis po ng beach. Ang surfing lesson po namin dito is 400 per hour po, including na po ang surfboard and instructor. Bayad, laruan, gusto namin ipakita na importante ang daet sa buhay ni Rizal. Kahit hindi mo siya dito nakarating, pero malaki ang maging parte ng bayan ng daet at ng Camarines Norte sa buhay niya. Nasaksihan din namin ang makulay at masayang 19th Pantayag Festival ng Camarines Norte. Bumida ang makulay na dekorasyon, parada at daan-daang taong nakilahok sa pista ng unang pantayog ni Jose Rizal na makikita dito sa daet. Una naming binisita ang Diocesan Shrine of Jesus ng Kapalongga sa pangatlong araw namin dito sa Camarines Norte, kung saan nagkaroon kami ng pagkakataong makapanayam ang mayor ng Kapalongga.
Magandang view at napakasariwang simoy ng hangin ang bumungad sa amin dito, sa Toraya Butte. Halos 2 oras ang layo nito mula sa pulong Gihanlo Sandbar na hindi na namin nabisita pa dahil sa low tide. Pauwi naman sa view ang Toraya Butte. 5 minutes walk lang at nakarating din kami sa Bulalakaw Picnic Grove. Pinuntahan din namin ang parokya de Nuestra Señora de Candelaria, Paracali Gold Mini Museum at Paracali Gold Jewelry Maker. Sa 4th naming araw sa Camarines Norte, we spent our day at the Paradise of Caraguas Island. At nag-island hopping din kami sa Balagpag Maliit Island, Pinagkastilyuhan Sandbar at ang mahabang buhangin. Malaburakay ang buhangin sa Caraguas at kakaunti rin lang ang tao kaya siguradong ma-enjoy mo lalo na kung ang hanap mo ay isang relaxing summer getaway. Bago umuwi ay syempre hindi mawawalang pasalubong. Binisita na rin namin ang napakagandang parokya ng San Pedro Apostol at tuloy nang nagpaalam sa Camarines Norte. Goodbye Camarines Norte! Maraming salamat sa storyang pabaon mo. Mula sa masasarap na pagkain, magagandang tanawin at malaparaisong isla ng Caraguas, indeed, you are an exceptional experience. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Camarines Norte!